2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer night has just begun. The moon is bright, let's have some fun. Hi guys, good morning. Morning. Oh, this is everything. With you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna. Pagpalit na kami. Yeah! 7:33 a.m. na, so yun yung una nating stop man meet for it. So medyo late na kami. Pero maaga pa naman. Maganda pa naman yung sinin ng araw. And yeah, we're crazy deep in love. Oh, oh, this is everything. With you right next to me. So alive, and tonight I'm thinking that I don't wanna go. So ngayon, pupunta na kami sa bahay na Bato, sa Bato de Luna, and yung Nalgo Pebble Beach na malapit lang doon sa mismong bahay na Bato. Hi guys, we're finally here in Bato de Luna. Sabi ko ito, bahay na Bato. So meron din dong para mga 3D art. Meron pa tayong isang pumuntahan yung bahay na Bato. I don't. Ito rin yun eh. Ay, ito na, hindi, magkaiba. Mali pala ako, guys. Mali ang aking research. Kala ko magkaiba sila. Hindi, magkaiba siya kasi yung bahay na Bato, yun yung pinuntahan ni Julia na mayroong mga gamit na makaluma. Sabi ng isa dyan, iisa lang daw yung bahay na Bato, tsaka Bato de Luna. Sorry guys, so, let's see. Let's see. So, 75 meters away lang tong bahay na Bato, mula sa Bato de Luna. Merong entrance fee, both sa Bato de Luna, tsaka sa bahay na Bato, 50 pesos each. Pasok kayo sa loob. So yung gallery na to ay nagsushow ng mga iba't ibang kagamitan ng sinaunang panahon. Mga balat ng kanyon. Yeah. Iba't ibang klase ng hideout, tapos mga rifle, lagay ng tubig, o sinuunang panahon. Ito yung mga sinuunang kitchen tools, mga pagkatumpa, kawali, boso. So, napaka-modern na natin ngayon. Ay, ganun pa eh. Ito, alam ko, ginagamit pa rin to sa kahoy, no? Pag-inis ng kahoy. Meron pala siyang ano, ay no, fishing tools. Meron pala siyang... Hindi mo sinasabi sa akin! Pang-uwi ng isang. Pang-uwi pala may ano, nakalagay per part. Hindi ako hindi ko nagsasalita. Ayan ko, ayun, nakalagay naman. So, syempre, medyo bida-bida tayo. Yung unang panahon, yung mga nakukuha ng isda, bato pa yun eh. Pero ngayon, live na. Pero na rin, mayroon tayong knowledge sa mga ganyan-ganyan. Pero hindi nila lang. Nakalagay doon, no? Yung mga... So, etong parang pinakabahay na Bato ay parang typical two-story house lang siya na made of rocks and old materials and yung mga kahoy. Tapos dun sa baba, meron dong bedroom. Ito yung bedroom na sinasabi ko sa inyo. Ito yung overview ng Pebble Beach. Diba? Sobrang ganda. Plus, pinaka-patio. Pinamungkit mo.
place pala talaga siya na kumpleto na may bahay na made of ano, bato, tapos may dirty kitchen na may mga old kagamitan din. Ano pala siya? Kumpleto pala talaga siya. Para siyang isang buong rest house. Bakit ang ganda mo dito? Dining area nila, nakalagay doon sa karatula. Tapos ayun yung dirty kitchen sa labas kanina. Yung nalaan na. Hapon. Medyo kanina pa kami nakarating. Nakapag-ayos na kami ng gamit. Dito kami nag-stay in sa Ecomomay Hostel dito sa may mismong San Juan, La Union. Pero this is few meters away from Urbiztondo Beach, which is yung beach proper ng La Union. So, let's have a mini tour. Nasa upper floor kami. So, ito yung labas. So, same-same lang per room, I think. And then, ito yung other building. And then, yung view, ito yung view. So, kahit pa paano naman, may kita tayong konting dagat. And then, may upper floor pa. Ito yung pinaka-area. Ito yung higaan. May vanity mirror lang dito. Small table. And then, may isang chair. Ito yung toilet or comfort room. Hi, good afternoon, guys. Yeah, that's it. We're going to watch the sunset. 5:37 na. Pababa pa lang naman yung araw. Pupunta kami dun sa Urbiztondo Beach para maglakad-lakad at manood ng sunset. Guys, let's go. Dito na kami sa start ng trek. Ginawa na pala yung daan dito, no, kuya? Oo, sir. Dati doon. Putikan talaga? Oo. Dapat may aso dito, kuya. Papapat ako. Okay, kaya. Pag-isa mo ng palakayan, sigurado. Para ipas yan. Hi, guys. Pababa na tayo sa Tangadan po. Naririnig nyo ba? Naririnig ko? Sarap. Kuya,
Gano'ng nga po pangalan nyo? JR po. JR. Kuya JR nga pala. Let's go! Let's go guys. Tara. Ayun yung 15 feet na pole. Dito yung makataas na poles kanina. Oh, pero may naliligo talaga dyan. Loves, kaya mo yan. Hindi po. Hello guys. Tapos na kami mag-swimming. Saka cliff diving. Bakit? Blessing in disguise tayo kay Kuya JR kasi meron pala siya talagang tour ngayon. Nag-cancel kuya. Po. Isang van daw yun. Pumunta siya dun sa Enjoy Eatery. Kakain lang daw dapat siya dun. Kailangan namin ng ano, tour. Kaya yung nakuha natin, di ba? Break guys. Wala pa tayo sa kalahati pag-akyat. Sayang, hindi naman pala yung pinamataas. Nakakatakot pag wala kang kasabay. Yung solo ko lang. So guys, iabot natin to sa bata. Siyempre, kailangan natin i-vlog para kunwari mabay tayo. Thank you po. Welcome! May toyo na po siya guys, kaya hinampas na yung ulo niya. Ayun, nag-ilis si Guya. Kailangan natin siya maunahan. Boom, boom, boom! Day 3 in Elyu. 7:39 na ng umaga. Medyo na-late lang kami kasi nagbigayan pa kami ng anniversary gift bago kami umalis. So, ang agenda namin today, pupunta kami ng Inuki Island. After ay, tatry namin yung kamsat. Yung drive namin from Transient, 30 minutes papunta dun sa Inuki Island. Okay guys, nagtutour kami ngayon dito sa loob ng tinatawag nilang Hidden Paradise. So dito tayo ngayon sa first lagoon. Low tide eh, so I think hindi natin makikita yung parang pinakatunay na ganda niya for now. So yung Big Lagoon. Ano to kuya? Big Lagoon? First lagoon. Pag umabo yan, 14 feet ang lalo niya. Sa kayo siguro makasigil yung ito. Kasi hindi na lang lumalabo yung tubig kasi yung tubig po dito labas-pasok yung tubig. Ganda. So, pumunta tayo sa third lagoon. Ito yung pinakamalalim daw na lagoon. Ito yung
Tapos ito, puwit po. Parang hindi tayo mga kalangoy, guys. Parang tour lang talaga. Parang sa'yo makikapit ka lang sa tayo. Sige po kung tayo. Let's go, guys. Let's take a picture. Nasa alon, guys. Natawid tayo. Wala sa kapila. Ako. Ayun o, doon sa alon. Ayun, ang kalat namin, mag-aayos lang kami. Balak namin mag-check out ng mas maaga sa 11 AM kasi meron pa kaming mga dadaanan bukas na tourist spot din, pero along the way na siya ng pauwi. Kailangan lang namin makalis na maaga para hindi rin mapagod sila sa pagbabiyahe pauwi para hindi kami sobrang gabihin makarating ng Laguna. So, ayun, mag-iimis muna kami. Bye-bye! Good morning! So day 4 in La Union, papunta kami ng beach, magsuswimming kami for 1 hour. Hindi pa kami nagbe-breakfast. Yung kinahin namin kahapon sa Kamsat, may natira pa kami doon. Actually, yung stay namin dito sa La Union, parang laging ganun. Pag may natitirang pagkain, tinitake out na lang namin. At dahil doon, medyo nakatipid-tipid kami sa pagkain. Thank you.
second to the last stop for La Union Street ay ang Macho Temple. And nakaganto ako kasi hindi daw pala pwede yung sleeveless day. Okay, this is the fried chicken tangadan. Parehang ano nyo lang, babayaran nyo lang po is yung magbibitas nyo po. Tapos may mga grapes, grapes wine, grapes wine, saka kitchen, mga chips. Marami po kong dito na mabibili. Tapos mas okay dito kasi yung mga nag-aabang sa gilid ng kalsada, may bukod na bayad. Opo, mas mahal. Sa amin po kasi libre po ang guide. Okay. So guys, nandito tayo ngayon sa grape farm. Ito sa La Union. This is part of Bawang La Union. Ito yung pinaka-grape farm nila. Actually, madaming grape farm dito. Hindi lang to. Pero sabi ni Kuya, ito daw yung mga pinupuntahan ng mga travel and tours na grape farm. Kasi mas malawak yung grape area nila. Pero itong part na to is only for picture taking. Dun sa labas, yung pinaka-grape picking. And then, 350 per kilo yung grapes for now. So, let's go, guys! Pinayagan tayong mamutas dito sa labas. Pag vlogger daw, pwede. Wow, guys! 1, 350 to, guys. Another one, guys! Fresh from the farm. Alin kaya? Ito, malaki. Ito. Ito na ang last pick natin. Oh! Masira pa. It retastes, guys. Konti lang ko yun. Manada. Hmm? Sarap. Blueberry. Yung mga healthy wine. Ay, pasig malang. Mga gamot. Sarap. Pwede yung mga gusti. Sarap.